ka. So ngayon, market day ng El Nido. So, meron na yung budget na challenge. 500. So, saan na? Abot yung 500 pesos. Ano pa yung hinihintay natin? Tara na! Palengke
challenge today kasi nga market day ngayon dito sa El Nido. So, without further ado, ito na yung mga pinamili ko. First, yung binili ko is saging saba. Yung saging saba na to guys, maganda to kapag nagmerienda tayo or kapag umagahan, breakfast natin sa umaga, maganda to i-partner sa paborito nating kape, diba? So, yung saging saba na ito guys, nasa 20 pesos lang siya. So, 2, 4, 6, 8, 10, 10 siya na piraso. So, ayan, ilang araw din to na breakfast or pang-merienda natin. Isasaing lang natin siya guys. So, murang-mura na sa 25 pesos. Then, akong biniling talong. Ayan. Yung talong na to, nasa 7 pieces. Nabili ko siya ng 41 pesos only. Pero binigay na lang sa akin ni Kuya ng 40 kasi nga wala siyang barya. So, meron akong discount ng 1 peso. Ayan, yung talong. Ayan. Maganda, diba? Ayan. So, 40 pesos yung talong. Sitaw. Ayan. Yung sitaw na ito, guys, isang bukos po siya. Nasa 25 pesos po siya. So, maganda to pa adobo. Lagyan natin ng oyster sauce. Yeah. And then, next, naabot yung 10 piso mo. So, dito naabot yung 10 piso mo. Maganda to, pang steam, lagyan natin ng bangoong or lagyan natin ng kamatis. Yes. Sustansya na yung ulam natin, guys. 10 piso lang. So, 10 piso to yung dahon ng kamote. And bumili ako ng then! Ampalaya! Para sa mga bitter dyan, kumain kayo ng maraming ampalaya. Mura lang. So, 40 pesos lang to, guys. Yan, dalawang piraso na sa 40 pesos. Ampalaya sa mga bitter. And another na saging. Saging. Ito. Yan. Maganda to tuwing kumakain tayo. Oh. Yan. Ganitong saging guys. Nasa 25 pesos lang siya. Yan. So, hindi ka namang hihinayang sa 25 pesos mo kasi meron ka na yan, magagandang saging. Yan, diba? Kasi na-miss ko to siya, so binili ko siya. Itatry ko siya mamaya or bukas. Ito, toy apple. Toy apple po yung tawag dito sa amin. Pero yung Tagalog po nito is kain nito. So, ito siya. Yan. Yung isa nito is nasa 5 pesos po. So, dalawang piraso po yung binili ko. So, nasa 10 pesos po. Meron pa akong isa pang nanimiss. Actually, tatlo yung binili ko dahil nag-grave ako neto. So, meron akong binili din. Kakanin siya, guys. Yung tawag dito namin sa Negros or ng mga Ilonggo is ibos. Nakalagay po siya sa dahon na niyog. So, ito po siya. Hindi ko po alam kung ano tawag dito sa mga taga-Palawan niyo. Pero, ito po yung ibos, guys. Yan. Nabili ko po to ng 20 pesos. So, ibig sabihin yung bawat piraso nito is nasa 5 pesos po siya. So, okay-okay na po pang merienda mamaya. Mamayang hapon. Yan. Last na craving ko kung bakit ko to binili. Kasi nga, nakaraan nag-video call kami nung boyfriend ko. Tapos, pinakita niya sa akin na meron siyang singkamas. Kaya, bumili ako ng singkamas, guys. Para akong nagbilihe. Pero, hindi naman. So, eto, singkamas, binili ko din to kay Ate Joy na maganda, yung suki namin sa palengke. Hi Ate Joy, sana nakikita ko to. So, yung singkamas na to, binili ko siya kanina, kinakat pa nila yung mga ganito niya, yung mga root niya, yan, kinakat pa nila kanina. So, binili ko siya, fresh na guys. Dalawang singkamas, binili ko kay Ate Joy ng 30 pesos lang, so, thank you, Ate Joy. Then, another na binili ko kay Ate Joy is yung egg na half-tray na egg. Yung half-tray na egg na ito is nasa 100 pesos po siya. So, sa isang half-tray, guys, meron po tayong 15 na piraso ng egg. So,
Ibig sabihin, pag i-convert mo yung bawat isa, so nasa 6.67 pesos na po yung isa. So, mas mapapamura po tayo kaysa bibili po tayo sa tindahan na tingi-tingi. Yung isang egg is nasa 10 pesos or 9 pesos. So, lagay natin nasa 10 pesos yung bawat egg. So, bibili ka ng 15 na piraso. So, nasa 150 din po yun. So, pag bibili ka po ng buuhan na, ng madamihan na, 100 pesos lang po, makakasave ka po ng 15 pesos. So, guys, magbili na kayo ng half tray or magbuo na kayo ng isang tray para mas makasave po kayo. Last but not the least, nakalimutan ko kung magkano yung bawat isa sa kanila, pero binayaran ko siya ng buo. Isang estante lang yung pinuwanan ko nito. So, papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga ito, tapos magkano po siya lahat. So, first is yung patatas. 4 na piraso ng patatas. So, yan guys. 4 na piraso ng patatas. Ito. And then, yung kasama nito is yung 3 bell pepper. Yan. 3 bell pepper, guys. Ito. Diba maganda yung bell pepper niya? Kasi bagong-bago po siya. Halitang bago pa. Ayan. Bell pepper. And then, kamatis. So, kung sa kamatis naman, guys, bumibili ako ng maramihan na kamatis. Pero, pag bibili ako, merong mga kamatis na binibili ko na hindi pa siya hinog. So, bumibili ako ng medyo pahinog pa lang. Yan. Kung nakikita nyo, yan. Pahinog pa lang po siya. Ayan, guys. Pahinog pa lang siya. So, eto. Yan. Tapos, bumibili din po ako ng hinog na, pero hindi po yung hinog na hinog na. So, yan. And, bumibili din po ako ng hinog na po talaga siya. Yan po. Hindi ko alam yung right term para dito, pero ito po siya. Yung orange na po yung kulay niya. Yan. So, anytime, pwede ko na po siyang gamitin. Yan. Kasi sa pagluluto naman, hindi naman siguro bawat araw nagluluto ka na naglalagay ka ng kamatis sa mga niluluto mo. Kaya, bumibili po ako ng hindi pa hinog para for the next day, hinog na siya or for the another day pa siya. For another day ko pa siya magagamit. So, paggagamitin ko na siya, yun yan ang time na hinog na talaga siya. Yan. O, diba? So, 8 na piraso ng kamatis. Yan. Guys, yung kamatis pala, maganda to sa kutis. Kaya. And last but not the least, ito yung sibuyas. Nasa 12 piraso po siya. Yan. Maliliit lang po yung kinuha ko kasi hindi naman pang resto yung inuluto ko, kaya pang bahay lang. Kaya maliliit lang din po yung pinuha ko. Meron naman malaki, pero ganito lang po sa kalaki. Kalaki. Ganito po lang. So, yung 12 na piraso na sibuyas, 8 na piraso na kamatis, and then 3 na piraso ng bell pepper, and 4 pieces na potato is nasa 125 lang po. So, all in all, yung mga pinamili ko, mga kaloka, is nasa 445 pesos lang po. So, hindi po siya umabot ng 500. Yay! Hindi ko lang po alam kung hanggang ilang araw to. So, aabot din naman siya siguro ng 3 to 4 days kasi nga ako lang naman nag-isa. So, yan. Meron pa akong natirang 55 pesos sa 500 pesos ko. Alam niyo guys, yung ginawa ko sa natira ko kanina is binili ko po siya ng Shopee. At yung Shopee dito sa Elido, nasa 45 pesos po siya yung 4 na peraso. So, di ba? Meron na ako pang merienda, meron na ako pang ulam guys. Good for 3 to 4 days na po yan. Mga kalokal, thank you po sa pag-subaybay sa channel ko. So, sa mga hindi pa po or mga baguhan po sa channel ko, please don't forget to click that subscribe button and hit that bell icon. So, para